magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si Kuya Don. Sa hapong ito ay andito tayo ngayon sa aming maliit na mini garden sa rooftop. At ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga gulay na meron ako ngayon at yung mga halamang kinakain. Kasi siyempre, importante sa panahon ngayon, lalo na nakakaranas tayo ng pandemic, na kahit papaano ay meron tayong sariling gulayan sa bahay para kahit na kung sakali kapusin tayo ng budget dahil nga sa pandemic, meron tayong mga mapagkukuhaan ng pagkain. At siyempre, kapag ka tayo ay nagtatanim, mas maganda kung gagamit lamang tayo ng mga organiko o yung mga natural na pataba para magbibenepisyo yung ating kalusugan. Para makaiwas na rin tayo doon sa mga gulay na kontaminado ng kung ano-anong chemical. Tara, pasyalan natin o ipapasyal ko kayo sa aking mini garden at alamin natin ano-ano ba yung mga gulay na pwede nating itanim kahit sa mga malilitang na space at siyempre gagamit tayo ng container. Okay, ito yung kabuuan ng aking garden. Meron ditong mga nakatanim sa bandang ibaba at meron din naman sa bandang itaas. Ha? Ito yung madalas nyo makita sa aking mga video. So, pakita natin dito sa banda dito, sa bandang kanan. Meron akong nabiling crate dito sa Facebook at ang ginawa ko, apat na piraso siya. Pinagtaniman ko siya ng pakita natin dito. Ito yung tinatawag na arrowroot o sa amin, sa probinsya, ang tawag namin dito ay uraro. Pero hindi ko alam sa probinsya nyo kung anong tawag. So actually ito ay naglalaman sa ilalim, kaya lang ito ay kakatanim ko pa lang. So siguro mayroong mga isang buwan at kalahati pa lang siya. So kapag ka ang mga dahon niya ay nag-umpisa ng matuyo, ibig sabihin, yan yung time na pwede mo na siyang i-harvest. Ito ay aabot na mga 6 hanggang 7 buwan bago natin siya ma-harvest. So kapag na-harvest natin siya, kukunin lang natin itong mga laman niya sa ilalim. Kulay puti po ito na parang labanos. At ang ginagawa namin dyan ay nilalaga lang namin. Okay, sa tabi niya, ito naman yung, hindi po ito yung tanglad, ito yung citronella. Kasi ang citronella, ginagamit din namin na pantaboy ng lamok. Pero hindi siya nakakapagtaboy kung ganito lang siya. So ang kailangan, may extract, kailangan lumabas yung oil na nasa mga dahon niya para makapag-repel ng mosquito. So ang ginagawa ko, hinaharvest ko yung mga dahon nito, dinidikdik ko o kaya naman ay ginugupit-gupit at nilalagay sa kwarto o kaya naman ay sa sala. Okay, sa bandang ibaba niya, ito po yung alugbati. Nakita nyo naman, nabili ko lang yung tangkay sa palengke. Tapos ngayon, pwede na tayo makapag-harvest nito. At sa tabi niya, ito naman yung insulin. Ang insulin ay alam naman natin na sa pangalan pa lang, ito ay nakakatulong na makapagpababa ng blood sugar. At dahil nga sa ako ay diabetic, so hindi mawawala ang insulin sa aking garden. So paano ba ito kinukonsume? Kapag halimbawa mga ganitong dahon, mga 5 piraso lang nito sa isang araw, ang gagawin lang natin ay kakainin ng hilaw. At nakakatulong ito kung regular kang nagkukonsume nito, nakakatulong na mabawasan o pababain yung ating blood sugar. Pero syempre, wag lang tayong de-depende dito. Kailangan pa rin natin yung kung ano yung medication ng doktor na ipinayo sa atin ay kailangan sundin pa rin natin. Ito naman ay parang mga karagdagang tulong lang. Yung aking mga tanim na kailaan o Chinese kale, ito ay mga 10 days na. So meron pa tayo mga 20 days bago natin ito maani. Ang kailaan o Chinese kale ay isa sa mga gulay na maraming nutrisyon. So ang ginagawa namin dito, yung mga murang dahon o yung mga bubot pa ay mas maganda kung ito ay gagawing salad para makuha natin yung mga nutrient. Pero yung mga malalaking dahon naman ay pwede nating igisa o kaya naman ay isama sa laga. So ito ay inaabot lamang ng mga 25 to 30 days, pwede na natin itong mapakinabangan. Okay, dito sa bandang kaliwa, ito po yung lemongrass o yung tanglad. So kapag ginagamit natin ito sa gata, kasi ako ay Bicolano, so mahilig kami sa gata. So madalas ay gumagamit kami ng tanglad. Pero ang pinaka the best dito ay pwede natin itong gawing tanglad juice. So ang gagawin lang natin, yung kukunin lang natin yung tangkay na mayroong kasamang ugat.
At pagkatapos ay ilalaga lang natin. Then pwede na natin gawing tsaa o kaya naman ay juice. Sa kanyang tabi, ito yung pinakita ko nitong mga nakaraang araw, yung Peter Pepper, yung sili na parang alam nyo na. So na-harvest ko na yung mga dating mga bunga. So yung ibang buto ay pinatuyo ko para ma-share natin sa mga sa ating mga subscribers sa YouTube na gustong magtanim ng Peter Pepper. Okay, sa kanyang tapat, sa kanyang bandang ibaba ay ito po yung bell pepper. Nakuha ko na rin yung mga bunga niya pero meron pa ditong natitirang isa. So at na nagkakaroon pa siya ng mga bagong bulaklak. Sa mga susunod na araw ay itong yung mga bulaklak ay magkakaroon na ng mga bagong bunga at tuloy-tuloy po ito sa pagbibigay ng bunga hanggang isang taon. So kapag ka meron kayong tanim na bell pepper ay talagang hindi na kayo bibili sa palengke. Okay, sa kanyang kahilera, ito po yung aking mga Taiwan pepper. Masyado na siya marami. So ang iba hindi na namin nahaharvest kasi natutuyo na dito kasi sa dami po ng tanim kong sili eh may mga bunga na nakakaligtaan ko ng anihin. Sa kanyang tabi naman, ito yung siring pangsigang. So maliit lang siya, kita nyo naman, nasa container siya maliit pero meron na siyang mga bunga na sa mga susunod na araw ay pwede na natin itong ma-harvest. Okay, dito naman, ito pa rin yung mga siling na labuyo. At ito po yung aking tanim na sili na yellow habanero. So siguro sa mga susunod na araw, i-harvest ko na itong mga bunga. Pero hindi ko lahat kinukonsume kasi yung ibang seeds ay ibinabahagi ko rin sa mga subscribers para hindi na sila bibili sa online para masubukan din nila makapagtanim ng mga ganitong uri ng sili. Okay, ito yung katabi niya. So marami po yan. Ito po ay mga nakatanim lang sa Wilkins na 6 liters. So walang dahilan para hindi tayo makapagtanim ng mga ganito sa ating bahay kasi kahit mga container lang pwede. At saka wala rin dahilan kahit naka-container lang yan. Talagang kung gusto natin pabungahin, mapapabunga po natin. Pinakita na natin sa mga nakaraang video kung paano makapagpabunga ng maraming sili. Kanyang bandang ibaba, ito naman yung aking tanim na zucchini. Ito ay mga 3 linggo na. So ito ay pwede nating maani pagkalipas ng 3 hanggang 4 na buwan. So kung pamilya kayo doon sa tanim na zucchini, ito yung kapamilya din ng kalabasa. Pero mahahaba yung kanyang bunga. Okay? So dito pa din. Ito po yung aking tanim na dollar weed. Pero mas kilala ito sa tawag na gotokola. Ito ay isang herbal plant na yung kanyang mga maliliit na dahon ay ginagawa po nating salad. Nakakatulong po ito para matanggal yung mga barabara sa ating ugat at syempre nakakapagpatalas din ito ng ating memoria. Sa kanyang tabi, ito po yung aking tanim na tarragon. Ang tarragon ay isa din sa mga herbal plants na nakakatulong na ma-regulate yung ating blood sugar. So ang ginagawa ko lang dito, yung mga dahon ay ginagawa kong tea. At sa kanyang tabi, ito po yung rosemary. Ayan, meron akong 3 paso na rosemary. Ang rosemary ay magandang gawing pang-marinate sa isda o kaya naman ay sa manok o sa karne. Pero ideal pa din dito yung paggawa natin ng rosemary tree para makuha natin yung mga nutrient ng halaman. Okay, sa kanyang tabi pa rin, ito po yung cat's whisker o tinatawag nating tahibo. So ito ay nakakatulong din para sa gustong linisin yung kidney o kaya naman marami pa siya mga health benefits na pwede nating magamit. At ito po yung aking leeks na nakatanim pa rin sa container. So ang dami na namin pinagtanggalan pero ito yung mga bagong suwi niya na ideal ito sa mga arroz caldo, sa lomi o kaya naman kung paano natin gamitin yung bunching onion, ganun din po ang paggamit ito. Pero yun nga lang, mas matapang yung lasa niya, mas matapang yung amoy. Okay, dito sa bandang itaas, ito po yung aking mga tanim na aloe vera. At sa bandang dulo doon, tingnan natin, ito po yung sinta.
Pero siyempre, kilala ito sa tawag na serpentina. Pero ang serpentina ay, ito po ay maling tawag dito. Ang tawag po dito, yung proper name niya ay sinta. So mapait po ito at isa rin ito sa mga nakakatulong na, na ma-regulate o magpababa ng ating blood sugar. Sa kanyang tabi, ito yung mga old school na mga herbal plants. Ito yung Damong Maria o Artemisia sa English. Okay? Sa bandang itaas, ito po yung aking mga basil. Ang katabi niya ay yung Java mint at yung peppermint at yung pa din, yung gotocola pa din siya. Okay, dito sa bandang ibaba, ito naman po yung aking tanim na ayun. Ito yung kamyas na mga nakatanim sa balde. Ang katabi niya ay yung ipinakita ko nitong mga nakaraang video. Ito yung limeberry. Pero hanggang ngayon, meron pa rin siyang. Yung iba, hindi ko pa na-harvest. Ito yung mga bunga niya. So, ang lasa nito ay magkahalong asim at tamis. Ang tawag dito sa amin sa Bicol ay limonsitong Kastila. Ewan ko lang sa probinsya nyo kung may iba pang tawag. Nung bata ako, ginagawa ito ng, kumbaga, hinahalo ito na sa kundol na ginagawang amin na tamis. Okay, sa kanyang tabi, ito po yung aking tanim na kalamansi at yung dalanghita. Okay, dito po tayo banda. Okay, ito yung aking tanim na curry plant. Yung mga ibang hinug na bunga ay tinanggal ko na para maipadala sa mga iba nating subscribers na gusto magtanim ng curry plant. At sa kanyang tabi, ito yung aking mga mulberry. Okay, dito po, yung mulberry ay ang dami niyang bunga. So, papakita ko lang sa inyo. Ayan, yung pong mga maliliit na mulberry na nag-uumpisa na siyang dumami. At siguro sa mga after 2 or 3 weeks, ito ay magiging kulay black na. Lumalaki pa ho ito. Ito ay mga mulberry Illinois. Okay? Okay, ito naman yung aking tanim na pandan. Ayun yung pandan. Ang pandan ay ginagamit natin para maging mabango yung ating sinaing o yung ating kanin. Pero mas maganda rin po ito kung gagawin nating pandan tea o kaya naman ay pandan juice. Ang gagawin lang natin, ilalaga lang natin yung mga dahon niya at pagkatapos sa palamigin, lagyan ng kaunting lemon at meron ka ng pandan juice. Mas healthy po ito kumpara sa mga soft drinks o kung ano mang mga nabibili nating nakapak na mga juices. Okay, syempre yung mga madalas kong ipakita sa inyo, ito yung aking mga nakahang na self-watering pet bottle. Hindi pa nga ako nagdidilig kasi alam ko mukhang uulan kaya hindi mo na ako nagdilig. So ang mga nakatanim dito ay yung pinakadulo, yung ganun pa din, yung Chinese kale, tapos merong pechay, merong mustasa, at dito merong mga sili na kakatanim ko pa lang. At ito naman po yung kakatransplant ko pa lang kagabi, ito yung mga lettuce na Olga. Okay, so ito po yung mga kabuuan ng aking mga tanim dito sa garden. So kahit na wala akong masyadong space kasi ito pong rooftop namin ay hindi kumbaga hindi naman lahat ng bahagi ng rooftop ay nagamit ko na pwedeng pagtaniman. Kasi ang kalahati po nito ay ito po ginawa naming maliit na kwarto. Dito ako gumagawa ng video, dito ako gumagawa ng vlog. So ito lang po, ganito lang po siya kaliit pero na-maximize ko yung area. Kaya ako ito ipinakita sa inyo kasi sa mga susunod na buwan, sabihin na natin na after 2 or 3 months, iba na naman yung mga nakatinim dito. Kasi halimbawa, sa mga susunod naman, ibang gulay naman yung itatanim ko para hindi ako nagsasawa sa gulay na meron dito sa garden. Saka para matikman ko rin lahat ng klase ng gulay, gusto ko siyang itry. At syempre, para may mga gulay kasi na hindi basta-basta nabibili sa palengke. So, sa pamamagitan ng pagtatanim, yung mga bibihirang gulay ay... Karamihan sa mga ibinabahagi kong mga buto o doon sa mga nakatanggap na ng mga libreng pangtanim na gulay ay katulad din kung ano ang aking mga itinatanim dito sa aking rooftop. At sa videong ito ay nais kong ipakita sa inyo ang ilan sa aking mga bagong tanim.
Ito ang aking unang subok sa pagtatanim ng isang uri ng pipino, ang lemon cucumber. Ito ay nakatanim sa mga pinaglagyan ng mineral water. Sa kasalukuyan, umaabot na ito ng mahigit 3 linggo at naglagay na rin ako ng trellis na kanyang gagapangan. Ang mga dahon at ang mga tangkay nito ay walang pinagkaiba sa ordinaryong pipino na naipakita ko na rin dito sa channel. Maliban na lamang sa bunga nito na pabilog at kulay dilaw. Pero kagaya nga ng sinabi ko, ngayon pa lamang ako susubok sa pagtatanim nito kaya gagawa ako ng hiwalay na video mula sa pagpupunla hanggang sa pag-ani. Ito naman ang aking Chinese cabbage o mas kilala sa tawag na pechay bagyo. Madalas ako nagtatanim nito sa pagsisimula ng Agosto hanggang Disyembre. Sa mga ganitong panahon kasi ay mas mababa ang temperatura at akma ang ganitong uri ng klima sa Chinese cabbage. Ang karaniwang nakikita natin Chinese cabbage sa palengke ay malalaki. Sa dahilang ito ay itinanim sa mga farm o direktang itinanim sa lupa. Ngunit kung ito ay itatanim sa mga container, ito ay magkakaroon lamang ng mga katamtamang lapad na mga dahon. Ganun pa man, hindi ka nabibili sa palengke dahil ang Chinese cabbage ay isa sa mga mahal na gulay. Ito naman ang aking tanim na choy sam o mas kilala sa tawag na flowering pechay. Madalas akong nagtatanim nito pero nitong mga nakaraang buwan, mas madami ang tanim kong pechay at mustasa. Ang choy sam ay malaki ang pagkakahawig ng mga dahon sa pechay. Ang pagkakaiba lang, ang mga bulaklak nito ay edible at masarap. Karaniwang ginagawa itong salad o kaya naman ay ihalo sa iba pang lutuin kung paano ginagamit ang pechay. Ang choy sam ay katulad din ng iba pang leafy greens na maaari ng anihin sa loob lamang ng isang buwan. At ang pagtatanim nito ay walang pinagkaiba sa mas kilala nating pechay. Ito naman ang isa pang uri ng okra na ngayon ko lang din nasubukang itanim, ang okra Star of David. Ito ay mga nakatanim sa container at umaabot na rin ito ng 3 linggo mula sa pagpupunla ng buto. Ang Star of David, base sa nakita ko sa internet, ay may pagkakahawig sa prutas na balimbing ang mga bunga nito. Siyempre pa, kapag ito ay nagkaroon na ng bunga ay gagawa ako ng hiwalay na video paano ang pagtatanim hanggang sa pag-ani. Ang kale ay isa din sa mga gulay na hindi nawawala sa aking garden. Ito ay isa sa pinakamasustansyang gulay sa buong mundo. At upang makuha natin ang lahat ng sustansya ay mas ideal kung ito ay gagawing juice o salad. Sa loob lamang ng isang buwan ay maaari ng anihin ang kale. Sa ngayon ay 2 uri ng kale ang aking tanim, ang red at green kale. Ano pa man, wala itong pinagkaiba sa lasa at sa mga sustansya na maaari nating makuha. Ang isa pang newbie sa aking garden ay ang black pearl tomato. Ito ay isang uri ng heirloom na bihirang makita sa mga garden. Ang pagtatanim at pagbibigay ng mga pataba ay walang pinagkaiba sa ordinaryong kamatis. Base sa internet, ang mga bunga nito ay kulay itim, kaya nga siya tinawag na black pearl, at ang laki nito ay halos walang pinagkaiba sa alam nating cherry tomato. Sa ngayon ay nagkaroon na siya ng mga bulaklak at excited na ako na makita ang aktwal na bunga nito. At syempre, hindi pa rin mawawala ang talong sa aking garden na nakatanim lang sa mga container. Sa kasalukuyan, umpisa na ng kanilang pamumulaklak pero may nag-iisang bunga ang nauna at mukhang kailangan ng anihin. Ang talong ay isang uri ng namumungang gulay na maaaring umabot ng 1 taon sa patuloy na pagbunga kung maibibigay natin ang mga nutrisyon na kanyang kailangan. Sa mga gustong sumubok ng pagtatanim ng talong sa container ay may na-upload na po akong video para dito. Always present din ang kangkong sa aking garden. Isa ito sa mga paborito kong gulay. Napakataas ang antioxidants nito bukod pa sa ibang nutrisyon. At kagaya ng iba pang fast growing vegetable, maaari mo na itong maani sa loob lamang ng 1 buwan.
At kung ikaw ay mahilig kumain ng kangkong, mas maganda kung magtanim ka na lang. Dahil ang mga karaniwang kangkong na nabibili natin ay hindi natin sigurado kung saan ang galing. Hindi ko naman sinasabing madumi, pero makakasigurado ka lang na malinis ang kangkong kung ikaw mismo ang nagtanim at nag-ani. Bukod pa sa mga ito ay hindi pa rin nawala ang iba pang gulay kagaya ng Chinese kale at pak choy. Magtanim lang tayo na magtanim dahil walang masasayang sa kada binhi na pinapalaki natin. Wala namang ibang makikinabang na mga ito kundi tayo at ang ating pamilya. Ang seguridad sa pagkain ay mag-uumpisa sa ating pamamahay. Magandang araw sa inyong lahat. Ito po si Kuya Don. Kauulan lang kaya kung mapapansin nyo ay hapit na hapit ang mga dahon ng mga gulay. Lahat po yan ay ready to harvest na, pero ipapakita ko muna sa inyo bago ko anihin o bago maubos para baka sakali ay makapagbigay sa inyo ng idea na kahit tayo ay walang malaking espasyo, basta mayroon tayong terrace o rooftop o kahit sa tapat ng bahay, makakapagtanim tayo ng sarili nating gulay. At hindi mo kailangan ng malawak na farm para makapagtanim. Container gardening ang sagot yan. At para sa akin, walang imposible sa container gardening. Lahat ay pwedeng itanim, depende sa size ng pagtataniman. Ang nakikita nyo ay ang gulay na Chinese kale o tinatawag ding kailaan na nakatanim sa mga pet bottle o sa mga bote ng soft drinks. At para ma-maximize ko yung area, ito yung tinatawag na vertical gardening. Ideal din ang ganitong sistema kapag tayo ay walang masyadong space para mapadami ang ating tanim. Ang Chinese kale ay ginagawang salad ang mga murang dahon o kaya naman ay i-blender at lagyan lang ng honey or lemon, bahala ka na, depende sa panlasa mo. At yung mga malalaking dahon ay pwedeng igisa o isama sa laga. Kung paano natin ginagamit ang pechay sa pagluluto ay pwede rin sa Chinese kale. Isa ito sa mga gulay na huwag mong kalimutang itanim dahil isa ito sa mga gulay na siksik sa nutrisyon. Ang pagpapatubo nito at pagbibigay ng pataba ay katulad din kung paano tayo nagtatanim ng pechay. Isa siyang leafy green kaya halos ang kanyang kabuuang paglaki ay nangangailangan ng nitrogen. Pwede tayong gumamit ng fermented plant juice, grass clipping tea fertilizer o kaya naman ay fish amino acids. Sa kanyang tabi, ito ang green kale. May mga scientists ang nagsasabi na ito ang pinakamasustansyang gulay sa buong planeta. Pero syempre, hati ang opinion at pag-aaral ng mga expert. Ang kale ay ideal na gawing juice o kaya naman ay salad para makuha natin ang lahat ng sustansya. Kasi ang mga gulay, kahit gaano pa yan kasustansya, kapag nainitan na o dumaan na sa pagluluto, 70% ng nutrients ay nawawala na. So kaunti na lang ang napapakinabangan natin. Kaya mas okay kung ikukonsume natin ang mga dahon ng fresh o kaya ay hilaw. Sa kanyang itaas ay ang mga tanim kong hot pepper o siling pansigang na itinanim ko sa mga, hindi ko alam kung ano ang tawag dito. Kita nyo naman kung gaano kaliit ang container na ginamit ko pero namumungas siya ng maayos. Halos isang dangka lang ang kanyang taas pero nakakapagbunga ng apat o higit pa. At magtutuloy-tuloy ito dahil ang kada isang puno nito ay maaaring makapagbunga ng 15 hanggang 20 piraso. Libre na sa sili dahil may mga panahon na ang isang piraso nito ay nabibili sa tindahan ng 5 piso. Sa sili ay gumagamit ako ng fermented fruit juice o kung nakakagawa ako ng seaweed foliar fertilizer, ito yung aking mga ginagamit. Minsan pinaghahalo ko yung 2 fertilizer. Pagkatapos ng transplanting, pinapalipas ko lang ang 1 linggo tapos inuumpisahan ko ng magbigay ng fermented plant juice. At kapag malapit na siyang mamulaklak, saka naman ako nagbibigay ng pinaghalong kalpos at fermented fruit juice para maging matibay ang kapit ng mga bulaklak at para maiwasan din ang pagkulubot ng mga dahon. Ito naman yung mga gulay na nakatanim sa mga galon na nahingi ko sa kaibigan. Siyempre pa, hindi ako mawawala ng pechay dahil ang pechay ay isa sa mga paborito ko at marami itong napagagamitan sa kusina. Dito sa channel ay marami na tayong video na nai-upload kung paano ang simpleng pagtatanim ng pechay. Sa kanyang tabi ay ang lettuce lolo bionda. Kauulan lang kaya medyo nalamog ang mga dahon. Ang lolo bionda ay karaniwang ginagamit una sa salad. Pangalawa, ginagamit din ito sa sariwang lumpia, sa sandwich, at marami pang iba.
Ang iba dito ay hinahayaan kong mamulaklak at magkaroon ng buto para sa susunod na pagtatanim ay hindi ko na kailangan bumili. Dito ay meron pa din ako mga green kale. Sa bandang ibaba ay ang red garnet mustard. Isa rin ito sa mga gulay na ginagawang salad. Kung tutuusin, mas mapula pa dapat ang mga dahon nito. Kaya lang nitong mga nakaraang araw ay laging makulimlim kaya naging mapusyaw ang mga dahon o hindi talaga lumabas ang pagkapula niya. Ang mga murang dahon ay ginagawang salad o biniblender at ginagawang juice. At yung mga malalaking dahon ay pwedeng gamitin sa pagluluto o kung paano din natin ginagamit ang pechay at mustasa. Bihira o halos wala kang makita nito sa mga palengke o groceries. Dahil ang red garnet ay rare o bihira talaga makita. Pero makakabili ka ng mga buto nito sa online. Ang presyo ay halos kapareho lang din ng ordinaryo mustasa. Kaya sa totoo lang, lamang talaga ang nagtatanim kasi pwede mo matikman yung mga bihirang gulay. Dahil wala ka nga namang mabibili sa palengke pero pwede ka magtanim. Tandaan po natin na marami pang klase ng gulay ang wala sa palengke at hindi pa natin natitikman. Hindi ba masaya sa pakiramdam kapag nakakakita tayo ng kakaibang gulay sa internet man o sa mga pagkakataon na makakakita tayo ng mga ito? Tapos pwede mo sabihin sa sarili mo na alam ko yung gulay na yan at natikman ko na yan. Lumalawak yung ating karanasan at yung kaalaman natin. Ito pa din yung aking mga tanim na Chinese cabbage na kasalukuyan ay nagkakaroon na siya ng formation sa bandang gitna ng mga dahon. Ang Chinese cabbage ay karaniwang itinatanim sa malawak na area. Pero dahil sa wala akong space, tinatanim ko lang sa mga galon. Hindi ito magiging kasing laki ng mga Chinese cabbage na kadalasang nabibili natin pero at least hindi na ako bibili. Ito naman ay ginagamit sa maraming uri ng lutuin, sa sopas, sabaw at marami pang iba. Ngayong pandemic at wala pang kasiguraduhan kung kailan ito matatapos, sabihin na natin na 3 to 4 years bago pa mabalik sa normal ang mga buhay natin, manigurado tayo sa pagkain. Malaking bagay ito dahil may mga pagkakataon na pwede tayong mawalan ng trabaho o mapagkakakitaan. At least kung may tanim, malaking tulong sa budget. Magtanim ng gulay sa bahay dahil walang pinakamasarap, pinakasariwa, pinakaligtas at pinakamasustansyang gulay kundi ang ating sariling tanim. Ito po si Kuya Don at maraming salamat sa inyong panonood.